Good day kayo sa video natin na yun ay gagawin na natin yung matagal yun ang iniintay at matagal yun ang nire-request na review ng 361 Degrees Flame 3.5. So bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa aking pinsan na si Insan Ruel Concepcion for letting me review his Flame 3.5. So yun niya, kasi wala talaga akong balak bumili nito. So maraming nagtatanong sa akin, di ko, Jay, ano masasabi mo sa 3.5? So lahat ng mga nireply ko sa kanila is according lang kung ano yung nakikita ko dito sa sapatos na to. So ngayon, maraming salamat sa iyo, Insan, at ngayon, nagkaroon ako ng chance para matesting itong sapatos na to. Itong sapatos na to, tinesting ko to kahapon, around easy pace, around 3.5 kilometers na easy pace, dahil nagtempo ko kahapon na tempo pace na around 4:30 na 5K. So inabot ako to ng around 22 minutes. So yun, piling ko naman sapat na yun para i-review itong sapatos na to. So itong sapatos na to, pag binili nyo to, ang box nito is ito. Ito pala yung standard box nila nakasama. Simulan na natin yung review dito sa mismong sapatos. So simulan natin sa outsole. Baliktad muna tayo. Dito muna tayo sa rubber outsole. Ang rubber outsole, yung ginamit nilang materials dito is same. Parehas lang. Naiba lang ng konti yung tread pattern. So tatanong ko naman ako, itong midsole, parehas ng stock height, parehas ng pakiramdam nung bago yung isa ko. Parehas din ang responsiveness, walang pinagkaiba. Sabi ko, parehas na parehas. Katulad din ng carbon plate na nakalagay dito, parehas lang po sila ng 3.0. So ito, kahapon, sinuot ko itong parehas. So yung isa, ito sa kaliwa, yung 3.0 sa kanan. So nung sinuot ko, alam na alam ko agad kung alin yung 3.5 at 3.0. So alam na alam ko na ito ay fresh pair dahil talagang iba yung cushioning, iba yung lambot. Unlike dun sa 3.0 ko na around nasa 150 kilometers na yata yung bilyahe. So ginamit ko ng Ultra. Tapos yung mga recent na 10K ko na PR na mga ano. So nakuha ko yun dun sa Flame 3.0. So yun. So ang pinagkaiba talaga nila sa pagsusuot, ito. Ito, mas madali isuot itong sapatos na to. Pag binata ka mo itong pull tab, mas madali makashoot yung paa mo. Madaling makashoot. So yun, punta na tayo sa mga konting details na nadagdag dito sa sapatos na to. So dito, ayan, meron siyang additional support sa magkabila. So dati kasi, pag sinuot mo yung 3.0 mo, mapapansin mo kung meron kayo nun, nagkakaroon ng konting space dito sa paa nyo. So yun, siguro niresolve nila yun by adding this one. So parang padding. So, pero dati naman, wala naman akong issue sa heel slippage yung 3.0. Kasi gaya nito, nakasanayan ko na mag-runner's knot. Yung po yung silbi ng isang extra hole dyan. So, pag hinapit mo yung sapatos, ang tendency nun, hahapitin niya ito. So, mawawalan kayo ng heel slippage or yung paggalaw-galaw nung paan nyo. So, dito, punta tayo sa heel counter. Yung heel counter, mas malambot. Mas malambot ng bahagya. Ito, sa itong 3.5 kaysa sa 3.0. So, yung support nito is mas ko konti. So, sa lace, parehas na parehas. Ito pa rin ever dependable nila ng lace na parang sa vapor na hindi madaling matanggal. So, maganda. So, yung tongue, mas malalaki lang yung butas nito. So, marami din naman butas yung 3.0. So, para sa akin, konting-konti lang yung inilamig ng tongue. So, yung padding, parehas lang din naman na parang merong leathery feel dito sa tongue. So, dito na tayo. Sa totoo lang, konti lang naman po kasi yung naging update nito sa patas nito para sa akin. Itong upper lang. So, itong upper material nito, wag na, simple halalang natin ng paliwanag. At ayoko na magbasa sa Shopee kung ano yung tawag nilang mga incheck dito sa materialis na to. Pero ito, pag sinalat nyo, parang plastic. Parang ganun ha, parang plastic. Plasticky peel. Yan ang makaramdaman nyo dito. Kung familiar kayo sa Adi Zero Pro, sa Vaporfly na version 1, so yun siya. Para siyang plastic. So dito sa version 3, so di ba ito is parang mesh. So para siyang tela. So yun lang, simple lang natin paliwanag. Para siyang tela. So ito, marami siyang butas, di ba, hanggang dito. So while dito, meron siyang mga butas, pero minimal lang ito. So, tatanungin ko kayo, alin ang mukhang mas malamig isuot? So, walang pinagkaiba to sa jacket. Kunwari, tag-around, naka-jacket ka. Yung isang jacket mo, cotton. Yung isang jacket mo ay sauna. Yung parang pang sauna, di ba? So, alin ang mas malamig? So, syempre, mas malamig pa rin yung cotton. Dahil dito, sa totoo lang, sabi nung dahil dito, tinan mo, parang citron na siya. Pero yung citron, pagiging citron niya kasi, dahil
parang plastic siya. So yung butas dito, ibig mo sabihin, mas maraming butas to kaysa dito. So hindi naman, parang hindi ako maniniwala dun. Tapos parang, hindi. Sa pakiramdam ko, pero take note po, hindi ko sinasabing mainit yung sapatos. Ha? Ginamit ito kahapon. Hindi naman uminit yung pako. At least sa short distance. Ha? So advantage naman ito, maabutan ka ng ulan. Hindi siya sisip-sip, di ba? Dahil ano siya eh, plastic siya. Kaso, matagal din siya lumabas. Yung tubig. Unlike yung tela, na pag in-squish or inapakan mo yung sapatos, may tendency na magtumalsik yung mga tubig sa gilid. So, sa wall yung sapatos, samantalang ito, sa tinitingnan ko, silyado yung magigilid. So, mananatili yung tubig sa loob nito. So, yun. Ang isa sa pinaka-naramdaman ko dito sa sapatos, yung toe box, hindi siya ganun kaluwag. So, same size nung isa, nung Flame 3.0, pero yung toe box talagang yun. Sa tingin ko, dahil sa insole, kinapala nila yung insole. Siguro para sa comfort, para mas malambot. Kaso, ang tendency magkapal ka ng insole, tataas yung daliri ng paa na magsusuot nito. Diba? Dahil tumaas eh. So, tataas dito. So, yun yung tendency. Liliit yung toe box. So, itong sapatos na to, akala nyo ba mas magaan to? Hindi. Mas mabigat to ng konti. Around siguro kulang 20 grams ang kinabigat nito. Dahil nung tinimbang ko, itong isa ko, around 200 grams, ito lampas. Kasi hindi digital yung gamit ko. So, yung parang pantimbangan ng ano, wag na, mamaban ako. So, yun, hindi siya digital. Pero kitang-kita, magkabilang pair, tines ko ito, tsaka yung dilaw, mas mabigat itong mga 3.5 ng bahagya. So, isa pa na may share ko pala sa inyo, dahil bago ko ito nakuha, ito naman, mismong experience ng pinsan ko. So, ginamit niya daw to sa LSD. LSD nila. So, syempre slow pace yun. Marami sila, grupo eh. So, talagang sumakit po yung daliri ng pinsan ko dito sa side na to. So, sabi nga niya na magali. Kaya nga, sabi niya injury, nagka-injury pa daw siya nung ginamit niya to sa LSD. So, sabi ko nga sa inyo, merong nagtatanong sa akin dati na subscriber natin. Hello, shoutout sa'yo. So, ang payo ko sa kanya, kung gusto niya, sabi niya kasi, di ko, Jay, nangangati akong gamitin yung 3.5 ko. Sabi niya ganon. Gusto daw niya mag-LSD. Alam niyo kung ano payo ko? Bro, kung gusto mo talaga gamitin yan, at least gawin mo sa zone 3 yung takbo mo. Huwag mong gagawin sa zone 2. Dahil saka kung sasakit ang paa mo. So, yun mismo yung nangyari sa pinsan ko, sa experience niya. Kaya nga, tasans, ang balik sa akin yung isa, Sir, di ba wala ganong tama sa ensayo pag zone 3? Sabi ko, oo, wala ganon. Pero dahil gusto mong mag-long run, so dapat yung pace mo is around zone 3 para hindi ganon sumait nga yung paa nyo. So yun, ganun yung simpleng paliwanag. So yun, initial thoughts ko para sa sapatos na 3.5. Kung meron kayong 3.0, makontento pa kayo sa 3.0 nyo. Huwag kayo magpadala sa hype dito sa 3.5. Lalo sabi ko sa inyo, ngayon magkano SRP nito at magkano SRP ng 3.0. Di hamak na mas mura pa rin yung 3.0. So mas marami din namang kulay na magagandang nirelease itong 3.0. Noong nakaraan, nakakita ko ng mga SpongeBob colorway kung mahilig kayo dun. So yun, itong 3.5, kung wala, siguro may re-recommend ko to kung wala pa kayong 3.0. So pwede namang bumili kayo ng 3.5. So wala namang pangit or hate ako dito sa sapatos na to. Yun lang. Siguro yung upper niya, para sa akin hindi naman siya naging upgrade. Para sa akin na, yung upper. Kontento pa rin ako dun sa 3.0 ko. So kung talagang kating-kati kayong gumastos, para sa akin, mas maire-recommend ko, mas exciting or mas nakaka-curious na bilin yung pure use na 361. So para sa akin, hindi ko sinasabi maganda yun ah, pero para sa akin, kung magkakaroon ako ng budget, yun, mas gusto kong bumili ng pure use. Para sa akin, mas iba yung sapatos na yun kaysa dito sa 3.5. Asahan nyo kasi na pag konti lang yung nadagdag doon sa model, kunwari gaya ng 3.5. So konti lang yung nabago. Hintayin nyo kung maging 4 siya. So yun, mas maniniwala ako, mas malaki yung revamp na nangyari doon sa sapatos. Pero since ito ay 0.5 lang, so yun nga. Inaasahan ko naman na konti lang yung nabago dito sa sapatos na to. Hindi ko kayo bubulahin na gamitin yung link. Pero yun, may link dyan kung sakali nyo kuhanin, gusto nyo kumuha nito 3.5. Pero yun yung thoughts ko, honest review yun, para dito sa 3.5. Muli po, marami pong salamat sa inyo sa mga nag-intay at nag-request ng video ito at sa pagtitiwala sa akin. Marami pong salamat sa inyo lahat. God bless po sa lahat.